Bayan, please subscribe sa Erwin Tunfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Nasa linya ng ating telepono si Director Derek Carrion ng Philippine Drug Enforcement Agency. Magandang umaga, Director Carrion, sir. Magandang umaga, Idol Erwin Tunfo, sir. At sasangalan po ni Director General Wilkinson Villanueva. Kumusta po kayo, sir? Magandang umaga. Kami ho ay napatawag, Director, sir, kasi... Yes, sir. I'm sure familiar siguro kayo dito sa pangalang Billy Jack Sanchez. Kaya yes, lumutang sir na naman ang pangalan nito. Nag-trending ito ng isang araw. Hindi ko alam kung ito pa ay high sa drugs o may tama na sa may sayad sa ulo. Ang cast niya yung kanyang misis na walang helmet. Nung tinitikita na siya, pinapagalitan niya yung enforcer at sinasabi, bakit ako titikita niyo yung misis ko ang walang helmet? Pero nung 2019 nahuli pala ito ng mga operatiba na may dalang bulto-bulto ng marijuana dito po sa Kalinga, if I'm not mistaken, duro more than a kilo ito nahuli sa kanya, at ang sinasabi niya maganda raw itong produkto natin na ito, ipangpalit natin sa mga produkto sa ibang bansa, kailangan ipalit natin ang langis, parang ganun. At nakapagtataka, Director, nakapuso siya dito noong 2019, pero bakit nakalabas ngayon? Hindi po ba pag mga isang kilo or over one kilo, no bail recommended po ito? Yes, sir. Yes, sir. Batay po sa pakikipag-ugnayan natin sa regional director ng PDEA Regional Office Cordillera Administrative Region na si Director Gil Cesario Castro. Yung po nangyari yung pag-aresto kay Billy Jack Sanchez noong 2018, nagresulta po mula sa aktual na ongoing marijuana eradication operation, kung saan habang naglalakbay po, naglalakad ang ating mga joint operatives ng PDEA and PNP Cordillera Region, ay nasa lubong po sa trail itong si Billy Jack Sanchez. Uh-huh. At base po doon, siyempre dahil ongoing ang marijuana eradication, and then the operatives are on their way to a known site na pinagkukunan po ng marijuana plant. Ay doon po it alerted the operatives to search him, to accost him. Actually, sir, binasa po kasi binigyan po tayo ng kopya ng dispositive portion ng court decision. Kumbaga, sir, decided case na pala po ito sa korte. At tapos na. Yes, sir. So bamba po yung kaso na isang pa po ng piskalya batay sa ebidensya at sa dokumento at yung affidavit na binigay ng kapulisan batay sa desisyon ng korte ay dahil, sir, sa bulubundukin nga po siya na aresto, wala po doon yung required witnesses. Doon pa lang, sir, technicality na. Mm. And then the court also unfortunately ruled hindi raw na-establish yung probable cause upang ma-search ang bag ni Billy Jack. Sir, kung maaalala ko po itong tao ito, mukhang meron ding separate video ito. English po siya ng English habang iniimbentaryo yung nakuha sa kanya marijuana. Posible kaya na dahil sa marijuana, nakamarijuana ito, pati nung isang araw na English ng English ito, Hindi malayo, sir, kasi maski yung unang video clip na nakita ko na nahuli sa Buscalan nung time na yon, mukhang siya rin po yun, eh. Siya rin. Medyo iba lang yung itsura. Pero ito po ba siya, sir, nasa radar pa rin ng PDEA? Yes, sir. I could surmise na dahil dati na po siya may record, ay patuloy din ang monitoring po sa mga katulad niya na may kaso na po. At hindi naman po masama na mag-monitor tayo dahil nga, lalo na may previously established offense na siya. Considered po ba siya na ika nga ay distributor? Derek, anong classification niya sa PDEA? He will claim to be a user, pero dahil ganong karami, sir, 11 kilo na tayo nakuha, eh. Napakadami. Hindi niya pwedeng i-claim yun, sir, na for personal use lang yun. Ang dami nun, sir. Director Derek Carrion ng PDEA. Sir, maraming salamat po sa panahon po na binigay ho ninyo sa amin. Thank you po, sir. Thank you. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.